Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa MRT North EDSA. Magbibigay tayo ng latest update sa ongoing progress ng Common Station Project. Makikita natin na sinisimulan ng ilagay yung mga rails ng train dito sa elevated viaduct na magiging turnback guideway na gagamitin ng mga tren ng LRT Line 1. Mabuti naman at kahit papano may progress na rin dito sa kabilang side ng Common Station at malapit na rin ilagay dyan ang mga rails. Kapag nandun ka sa MRT North Avenue Station, mukhang maiksi lang itong elevated viaduct na magiging turnback guideway ng LRT 1. Pero kapag dito ka naman tumingin mula sa loob ng Trinoma, mahaba naman pala at kasyang-kasya naman dito ang mga train ng LRT Line 1. Dito naman sa kabila, sa side ng Trinoma, ito naman yung elevated walkway na magiging daanan ng mga commuters na sasakay dito sa Common Station papunta doon sa MRT-7. Sinagad pala nila hanggang dito sa gilid ng Trinoma yung flooring ng elevated na walkway. Malapad at malawak itong elevated walkway kaya hindi magsiksikan dito ang mga commuters na pababa at pasakay. Expected kasi ang heavy volume ng mga commuters dahil itong dulo ng tatlong railway lines ng LRT Line 1, MRT-3 at MRT-7. Siguro mas maganda kung bubuksan dito ng Trinoma at magkaroon ng bagong entrance. Papasok dito sa mall kasi mas malapit ito sa Common Station. Mula dito sa North Avenue, kitang-kita naman ang bagong elevated walkway na ngayon nga ay sinisimulan na pala na lagyan ng bubong. Ayan guys, o kakasimula pa lang nalagyan ng roof itong elevated walkway na magiging connected sa MRT-7 North Avenue Station, Trinoma at sa Common Station ng LRT Line 1 at MRT-3. Ilang buwan na rin na walang gumagawa dito sa mismong Common Station. Yan na ba talaga ang final design ng station na yan?
ito naman yung kabilang dulo ng elevated walkway. Connected na yan sa entrance ng Trinoma at sa future, iko-connect din ito sa concourse level ng MRT-7 North Avenue Station na itatayo dito sa tapat ng SM North pero hanggang sa ngayon ay hindi pa nasisimulan. Nakaabang na dito yung dulo ng elevated walkway at iko-connect na lang yan kapag naitayo na yung MRT-7 North Avenue Station. Ito naman yung dulo ng linya ng MRT-7 na magkakaroon na rin ng dugtong papunta sa may West Avenue. Malapit na rin simula na itayo ang turnback guideway ng MRT-7. Ginagawa pa rin hanggang sa ngayon ang elevated viaduct na dadaanan ng LRT-1. Ang kabilang dulo naman nito ay umabot na hanggang doon sa may SM North Annex kung saan ito ay kukonek sa existing na linya na nagmumula pa doon sa pinakadulong istasyon sa may Roosevelt. Puntahan natin yung dulo ng viaduct na ito na gagamitin ng LRT-1 at tingnan natin doon kung nai-connect na ba ang viaduct sa existing na linya ng LRT Line 1. Sana magkaroon din ng hagdan na papunta dito sa kabilang side ng EDSA para dito nadadaan yung mga commuters at hindi na kailangan pang tumawid dito sa footbridge para makasakay dyan sa station. Ayan, makikita nyo naman dito sa kabilang side ay walang hagdan. Saradong-sarado itong kabila ng common station. Ito naman yung West Avenue kung saan dadaan dito ang turnback guideway ng MRT-7. Nagkaroon na ng groundbreaking para sa pagtatayo ng mga poste at bagong linya ng MRT-7 hanggang dito sa West Avenue. Abangan natin yan sa mga susunod na buwan at i-update ko kayo sa progress ng turnback guideway ng MRT-7 na itatayo dyan.
Ito na yung existing na linya ng LRT Line 1 mula doon sa pinakadulong istasyon sa May Roosevelt. Diyan sa unahan makikita naman natin yung mga beam kung saan dadaan o lilihis itong elevated viaduct at i-coconnect dito sa existing na linya. Hanggang sa ngayon, nandito pa rin yung dulo ng viaduct sa bungad ng SM North Annex. May ilang poste pa dyan sa unahan na dadaanan ng viaduct bago pa kumonek dyan sa linya ng LRT 1. Sa ngayon, dalawa pa lang yung beam na nakalagay dito at meron pang dalawang poste doon sa unahan. So magkakaroon pa yan ng dagdag na dalawa pa. Dito sa unahan, meron pang dalawang poste, yan ang pinakadulo. At sa ilalim naman ng linya ng LRT 1, meron ding dalawang poste. Babalik na lang ulit tayo dito next week at tingnan natin kung matadagdagan na ba yung beam at malalaman natin kung paano nga ba i-coconnect yung viaduct dito sa existing na linya ng LRT 1. Medyo matatagalan pa bago matapos itong ginagawa na viaduct. Kapag na-i-connect na ang dulo nito doon sa linya, lalagyan pa ito ng flooring saka pa ilalagay yung rilis. Hindi nga natuloy yung partial operation sana ng Common Station noong June 2023 at ito ay nilipat na naman sa bagong schedule na December 2023. Abangan natin kung matutuloy na kaya ang opening na yan sa December o baka makanceled na naman. Pangilang beses na rin na na-postponed at hindi natuloy ang opening ng Common Station. Sana naman sa December maging operational na yan. So guys, yan muna ang latest update tungkol dito sa Common Station Project, pati na sa dalawang proyekto na ginagawa, ang elevated walkway at viaduct. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.